me now wisdom and knowledge. Bigyan mo ko ngayon, Panginoon, ng karunungan at kaalaman. Alam niyo, mga kapatid, kung kaalaman lang at karunungan ang ating kailangan, ay mayroon naman pong universidad at mayroon naman pong eskwela. Pero marunong po si Hari Solomon kung siya, mga kapatid, ay binigyan ng posisyon ng Diyos sa paghariran ng kanyang bayan. At binigyan siya ng napakakataong humiling sa Diyos kung anong kanyang hihilingin mula sa ating Panginoon. At ang hiniling, mga kapatid, ni King Solomon ay kapantasan o karunungan. Paano isagawa ang pangalanan? Yun po ang ibig sabihin ng wisdom. Pero ba siya wisdom? Wisdom. Alam niyo, mga kapatid, ang mga tao ay nagiging eksperto pag nalaman niya lahat ng detalye sa isang insidente. Yung isang kwento, mga kapatid, ng buhay, nalaman niya lang ang detalye lahat. Para na siya naging eksperto na dapat ganito yan para hindi siya nagkaroon ng problema. Dapat ganito, ganyan. We all become experts after the fact. Naintindihan niyo? Pagka na-discovery na yung kung sino yung gumawa ng krimen, kung sino ang gumawa, mga kapatid, ng problema, nalaman na ng may kapangyarihan. Tayo nang nanonood, minsan, natutokso tayong magbigay ng ating opinion at minsan, mas marunong ba tayo sa dun sa dapat mas marunong sa akin? At bakit hindi? Now is a time of accessibility in knowledge in the World Wide Web. Sino po rito, mga kapatid, ang walang Wi-Fi? Kami po ay nawalan ng Wi-Fi ng ilang araw. Pero napaka-importante ng Wi-Fi because you cannot access information from the World Wide Web without Wi-Fi, without internet connection, right? At dahil sa panahon natin ngayon, lahat halos ng tao ay pwede nang kumuha ng impormasyon at kaalaman galing sa computer, galing sa internet. Ang sabi nga ng isang kasambahay, Ati, i-Google mo nga ito. Hindi niya alam, Google po yun. At sabi nung ano, kasi kahit na siya ay makasambahay, alam niya na gumamit ng computer at gusto niya magtanong, kaya i-Google na raw. Of course, alam natin, Google po ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Accessibility in the World Wide Web. But in James 3:17, sinabi po ni Santiago sa aklat niya, sa 3:17, but the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Ngunit ang karunungan galing sa itaas ay malinis, mapayapa, panayag, madaling panaingan, puspos sa kaawaan, mabubuting bunga at walang inaayunan, at huli, walang pagpapaimbabaw. Palakpakan po natin. It's pure. It's peace-loving, considerate, submissive. At ito raw, mga kapatid, is full of good fruit and impartial and sincere. In the Psalm 111 verse 10 declares, the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. Kung gusto mo magkaroon ng karunungan galing sa Diyos, kailangan magsimula ito sa pagkatakot at paggalang sa tunay na Diyos. Hallelujah. Wisdom, mga kapatid, is the soundness of an action and decision with regard to application of experience, knowledge, and of good judgment. In other words, marunong ka na isasagawa mo yung karunungan mo, na i-apply mo, yung po ay wisdom. Palakpakan po natin ang wisdom.
sa gawa mo sa pang-araw-araw mong buhay. Yan po ang hiniling ni Solomon sa Diyos nung siya mga kapatid ay lumapit sa Panginoon. Unang hari, 3:9-12. Dito po sinabi ng Biblia, nung lumapit si Solomon sa Panginoon, ang sabi niya, Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan, bigyan mo ako ng kaalaman ngayon. At ang sabi ng Diyos, dahil maganda ang hiniling mo anak sa akin, natuwa ako sa hiniling mo, hindi ka humiling ng kayamanan, hindi ka humiling ng katanyagan, hindi ka humiling ng kamatayan ng iyong kaaway, hiniling mo ay karunungan at kapantasan galing sa akin. Ngayon araw din ito, ipinagkakaloob ko sa iyo ang katalinuhan. Kaya ako lumalapit sa Diyos, kailangan ko ng pambayad sa marami kong bayarin. Kaya obviously, ang hihilingin ko sa Kanya, pambayad. Pero ang talagang matalino, marunong humiling sa Diyos. Ang hiniling ni Solomon, karunungan. Pagka kasi natanggap niya yung karunungan, mabilis lang magkaroon ng kayamanan. Pag siya naging matalino, galing sa Diyos, mabilis nang maging tanyag. Mabilis nang makuha lahat ng kanyang kailangan. Pero maari humingi ka ng pera pambayad ng utang ngayon at ibinigay ng Diyos, pero sa susunod na buwan na naman, ito na naman ang babayaran at hihingi ka na naman ng kayamanan sa Diyos. Samantalang meron ka pang dapat matanggap, meron pa tayong dapat matanggap sa Diyos at matatanggap natin ito, ito po yung kapantasan. Ito po yung wisdom na pagka meron ka nito, mabilis na ang kayamanan, mabilis ang material na bagay, mabilis ang lahat. Dahil ito'y galing sa Panginoon. Parang mahina ang palakpak na. Idagdag ko sa iyo ang kayamanan, karangyaan, karangalan. So, nakuha niya lahat. Ang pinaka-importante doon sa hiniling niya sa Diyos, natuwa yung Diyos. Kasi pwede tayong humiling sa Diyos na, okay, bibigay niya sa atin na hindi naman siya natuwa. Ang kagandahan dito sa kwentong ito, nang humiling si Solomon, nagalak ang Diyos sa hiling ng hari. Kaya pinagkaloob niya ito, hindi na siya nagpabukas pa. Binigay niya agad kay King Solomon. Ang sabi nga, James 1:5, Santiago 1:5, if any of you lack wisdom, kung meron man dito na kukulang ng kaalaman, you should ask God. Humingi ka sa Kanya. Sa ating lahat ng katalinuhan at kaalaman na nagmumula sa Kanya. In asking for wisdom, brothers and sisters, today from the Lord, 4 things come to mind. 4 na bagay ang pumasok sa aking isip samantalang tayo'y handa ng humingi sa Diyos ng additional na katalinuhan, kaalaman galing sa Kanya. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. I'm talking about priority. Sabihin mo sa iyong katabi, prioridad. Ano ba ang prioridad mo sa buhay mo? Hindi pamilya, hindi finance, hindi mission. Ang prioridad ang Diyos. In the book of Genesis, in the beginning, bills? No. In the beginning, heartache? No! The Bible says in the beginning, God created heaven. First, in our teaching, everywhere we go, in other
churches, we teach first, faith. Second, family. Third, finance. First, master. Second, need. Third, ministry. First, designer. Second, destiny. Third, duty. Ang una palagi ang Diyos. Kasi mga kapatid, what kind of wisdom do you have if you are wise only in your own right? You are wise supposedly because your knowledge came from God, the Father. Hallelujah. Church, knowing one's priority is important. Cultivate our prayer lives. Kung ang tao mga kapatid sa panahon natin na lalamig at hindi na lumuluhod, hindi na nananalangin sa Panginoon, kailangan tayo dito ay manumbalik at maging cultivate, pagbuhayin muli at gawing mas maibayo pa ang pananalangin. We have to pray. Pray daily and constantly. Ang sabi po mga kapatid sa awit, 55:16-17, morning, noon, evening, I pray to the Lord. Ako'y nananalangin sa Panginoon, aloud, and the Lord shall save me. Iniligtas ako ng Panginoon. Ano ang klase ng prayer niya? Sa umaga, sa tanghali, at sa gabi. Praying constantly. Number two, praying honestly. Ito po isang pananalangin kapat sa Diyos. Wala na po kung saan-saan pang pupunta at malabulaklak na pananalita, kundi honest prayer. Hebrews 4:13, neither is there any creature that is not manifest in His sight, that everything is naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. Ang ibig sabihin, nakikita lahat ng Diyos ang ating ginagawa. Kaya bago pa natin sabihin sa Kanya, alam niya na. Kaya makapati na lang natin na kung tayo mananalangin sa Diyos, tapat na pananalangin. Wala naman tayong pwedeng itago sa Diyos na buhay. Ang sabi pa nga, bagbag at nagsisising puso, yan ay hindi minawalang pansin ng Panginoon. Binibigyan ng halaga ng Diyos ang isang bagbag at nagsisising puso at tapat na lumalapit sa Diyos. Pinakikinggan niya yan araw-araw. Oras-oras, segundo-segundo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pray honestly. Thirdly, pray fervently. Marugtog, seryoso, maningas na pananalangin ang ating ibigay sa ating Panginoon. James 5:16. Pray one another that ye may be healed. Mag-pray tayo sa bawat isa para gumaling sa sakit yung ating pinag-pray. The effectual fervent prayer of the righteous avail much. Sa Tagalog, ang maningas na panalangin ng mga matuwid, malaki ang nagagawa. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kung meron ng humaharang sa atin, huwag tayong magpaharang, huwag tayong magpagambala. Dire-diretso lang. Pray continually. Pray without ceasing. 1 Thessalonians 5:17. Pray in the morning. Pray in the noontime. Pray in the evening. Pray continually. Tuloy-tuloy na pananalangin. Naglalaba ka, nagpe-pray ka. Naghuhugas ka ng pinggan, nagpe-pray ka. Nagluluto ka, nagpe-pray ka. Nagre-review ka para makuha mo yung top 1 sa test, nagpe-pray ka pa rin. Hallelujah. Pray without ceasing. Wisdom is seeking, then after finding it, applying that kind of knowledge na binigay ng ating Panginoon sa atin.
hindi lang siya yung natutunan mo at nung tinanong ka ng kapwa mo, alam mo ba to? At sinabi mo, yes. Nagagawa mo ba? Hindi. That's not wisdom. Kumbaga, nakatago lang sa isipan mo. Pero kung yung karunungan na binigyan ng Diyos na nasa isip mo ay iyong isa sa katuparan na gagawin mo, pantas, kapantasan po yan. That's what we call wisdom. Everybody say wisdom. Palakpakan natin muli. You should, next thing, what is important after the priority is answered? We have to apply Romans 12, 1 to 2. The Bible says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable offering unto God, which is your reasonable service. Verse 2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of the mind. See? Is it? That ye may prove what is good and acceptable, perfect will of God. So, ating raw ihandog ang ating buhay, ang ating oras, talino sa Diyos, na buhay na hain. At isipin raw natin, mga kapatid, ay huwag magsiayon sa sandibutan ito, sabi po sa Tagalog. Mag-ibag tayo ng isipan. See, kailangan natin matanggap yung wisdom galing sa Panginoon. Sa pagbabago ng iyong isip, upang malaman natin ang lubos na kalooban ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo nagpupunta sa ibang church at meron kang nakikita ang mga sa tingin mo, bakit church ito, bakit ganito ang kilos ng ilang mga kabataan? Meron pa tayong nagtuturo sa kanila. At kung tayo naman ay kakulangan pa, meron pang ituturo ang Diyos sa atin. Kaya kahit na tayo ay merong alam na higit sa ibang church na dapat natin i-share sa kanila para sila ay makumpleto, maging tunay na Kristiyano, tayo naman na may kulang pa ay hanggang magpaturo sa Banal na Espiritu, sa salita ng Diyos. Dahil ito ay kailangan natin to develop godly character. Minsan nakikita mo, Kristiyano ba yan? Bakit pagkatapos ng service, yes, nung sa service, maka-Diyos, pero after, ano, parang nasa high school yan, parang wala sa church. Kailangan makapatid, hindi lang sa service makita ang Kristyanismo, kundi lalong-lalo na pag walang nanonood at walang nakakita sa'yo, nagagawa mo pa rin, na-apply mo pa rin ang Christian values na galing sa Biblia. That's what I call consistency. That's what I call continuity. And that's what I call wisdom. Sinabi po sa Colossians 3:15-17, tatlong bagay na napaka-importante para ang lahat sa atin ay masigurado na tayo po ay matibelok according to the Lord, the Lord's will. Number one, let the peace of God control you and not circumstances. Huwag mong pahintulutan ang mamahala sa buhay mo ay ang sirkumstansya o pangyayari o pagsusubok, kung hindi ang Diyos mismo, ang kapayapaan ng Diyos. Jesus is the Prince of Peace. When He walked the earth, walang gera. Payapa ang buong mundo. Basahin niyo ang history. Basahin niyo ang kasaysayan. Nung si Kristo, ang tawag po sa isang tawag sa kanya, prinsipe ng kapayapaan, nung naglakad siya sa lupain ito, walang gera, walang awayan, patunay lang sa kanyang presensya, naroon ang kapayapaan, naroon ang pagkakasundo-sundo, at naroon ang pagkakaisa. Kaya mga kapatid, kung gusto mong ikaw ay magtagumpay sa magulong sandibutan ito, let the peace of God
control you and not the circumstances around you. Number two, let the Word of God. Pahintulutan mo ang salita ng Diyos na alam mo na, nasa isipan mo na, ang siyang magbago sa iyo habang patuloy mo itong pinagbubulay-bulay habang binabasa mo ang kalaksalita. Let this Word transform you, change you as you continually get nourishment from it. And number three, let the will of God. Are you listening to me? Let the will of God direct your daily lives. Huwag yung sarili mo ang nagmamarunong. Hindi, gusto ko, trip ko, ganito. At kadalasan, there is a way that seems right unto a man, but the end of it, they're over the ways of death. Akala mo, okay. Akala mo, yung parang, yung trip mo, ganito. Yung pala kapahamakan sa dulo, kumapit ka na lang sa kaalaman ng Diyos, safe ka pa. Safe ka pa, kapatid. Let the will of God direct your daily life. Mamaklubot ang salita ng Diyos. Araw-araw sa buhay natin. Ikatatlo, iwasan ang gumagambala at lumilito sa pananampalataya mo sa Diyos. Kung merong bumaharang, merong pumipigil sa iyong pananampalataya, Avoid it. Sa Tagalog, iwasan mo. Kung mapapahamak ka dyan sa kalagayan mo yan, bakit mo pala pinipilit ang iyong sarili? Iwasan mo. Kasi yung gumagambala at lumilito sa iyong pananalig, baka isang araw, pati yung pananalig mo, hindi mo na matagpuan at ito'y nawala na. These are distractions, what I'm saying. Kailangan iwasan mo ang mga distraction sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Para maging lubos ang pagpasok ng kaalaman, kapangkasan at katalinuhan sa atin. What distracts our spirituality? Ano ba ang gumagambala, lumilito minsan sa atin? Sabihin mo sa iyong sarili, sarili. Sabi nila, komunismo, basismo, at tayo pala mismo. Tayo mismo ang may problema. Hindi iba. Bakit? Kasi kahit na tayo maka Diyos, lalo na sa mga na-born again na, mga Kristiyano na, mga na-baptized in Jesus' name, mga tapat sa Lord, mahihina pa rin tayo eh. Why? Deep down inside, we are what? Self-focused. Sa mga kababaihan, sino dito? Walang salamin. Napatingin kayo, no? Lahat kayo may salamin, maliit man yan, o kung ano, shame na heart, or whatever, nakatago yan doon sa inyong bag. Paliit-liit na bag, minsan mas malaki pa yung salamin kaysa sa bag. O yung bag, pagbukas niyo, nandun yung salamin. Ang ganda naman ito makikita ko. Sino nagsasalita? Ikaw. Pero ang salamin ng Diyos, nagsasabi ng totoo. Isa po sa simbolo ng Biblia ay salamin. Kaya kung talagang mayroong nakatapal mga kapatid na marumi sa ilong mo na hindi mo napapansin, sasabihin ng salamin, ng buhay, tanggalin mo yan. Ito'y nakakahiya kung nanatili sa iyong mukha. Church, napaka-importante na kailangan mawala ang focus natin sa ating sarili at mapunta na sa Diyos. Hindi ko na sinasabi mga kapatid dahil na-focus na lahat sa Diyos. Hindi ka na maliligo, hindi ka na mag-tutrasya. Hindi ko gano'n ang usapan. Kundi, huwag naman puro ikaw lang. Kasi, inagay na ng Diyos sa iyo na, di ba? Ilang beses kayo naliligo sa isang araw o yung mga kababalihan? Alam niyo mga kapatid, sa lahat ng bansa, ang mga Pilipina raw, ang pinaka mapapango. Ayaw niya tanggapin. Hindi kayo pumapalapak. Pasko, hindi ko rin. Kapatid, kahit konti lang ang tubig natin dito, kaya naman natin bayaran. Pero ilang days maligo, yung mga kababalihan. Pati kalalakihan na, nahawa na rin tayo, di ba? Pero naman sa ilan. Hindi. Palakpakan mo naman.
sarili para huwag tayo mag-distract spiritually. Number two, entertainment. Entertainment. Si ilang sa inyo, ang pag na-computer na tayo mga kapatid, mula umaga hanggang hapon lang. Wala na, ano yan, wala na alisan. At minsan pagka napapansin mo na parang medyo naninigas ka na, uyan mo, sige, titigil na ako, okay na, pahinga na, tapos na. Pero pa nga, napunta sa emergency room dahil sa sobrang tagal sa computer. Ilan sa inyo pagkatapos ng church? Bye-bye, Pastor! It's time for Dota! Yay! Ganyan lang ba ang buhay ng kapatid? Na dapat ang oras natin na nanalangin tayo, pag-aaral tayo ng salita ng Diyos, yung mga notes na natutunan natin sa small group, pag-aralan nyo para ito ay maging karagdagang kaalaman at kapantasan sa atin. Anong ginagawa natin sa ating panahon? Inaaksaya lang natin mga kapatid sa kung anong bagay. Nandiyan dyan na ikaw ay nakipag-Twitter. Nakipag-Twittering ka. Na walang humpay. Nandiyan nag-chatting. Na walang na puro mga emoticons na ginagagay mo. Walang katapusan. Nandiyan dyan mga kapatid kung ano-ano ginagawa maliban sa pagbasa ng Biblia, sa pag-pray at pagpunta ng small group. Material things. Oh my goodness. Alam mo, Pastor, talagang gustong-gusto ko yung bag na yan. Ang halaga pala yan ang bag na yan. Halaga ng kotse. Ang mahal naman ang bag na yan. Ang klase bang bag yun? Letter lang na mayroong pangalan. Parang kawaya ka sa Europa. Pero may nabibilihin mo ba yan? Samantala pwede ka naman bumili ng sasakyan. Eh, pagbili nga ng sasakyan, wala, bibili pa ako ng letter. Pero maraming tao ang gano'n, yan ang aking dream. There's nothing wrong in dreaming. Pero better dream, the dream of God. Huwag kang mag-iisip ng dream mo, baka ka mapariwara, baka ka mapahama, dahil kukunin mo yung bagay na hindi mo na nang palakailangan. At kung nakuha mo na, sasabihin mo, eto lang. Kaya maraming tao nagpapatiwala, samantala na kapag nasa hurok sila ng katakubay, nandoon yung pera lahat sa kanya. Bakit siya nagpakamatay? Kasi nung siya'y nagtagumpay, puno, sabi niya, ito lang pala. Hindi pala ito sapat para mapunuan yung hungkat sa aking espiritu. Kaya siya'y nagpatiwakal na lang. Hindi niya lang alam na si Kristo lang pala ang kasagutan para huwag siyang magkaroon ng tinatawag kalungkutan sa buhay. Kundi siya'y makakaroon na ng layunin, mabuhay pang mas mahaba. Palakpakan natin muli ang ating Diyos. Oh, things that are seen are temporal. Nakita mo mga kapatid na nagkagandahan ang kotse dyan, nakakasilaw nga minsan. Napakalagay. Yan, di panalihis yan. Grabe, nakakasilaw. Eh, paano kung lahat kayo nakakotse, nagpaparaparada dyan, baka hindi na mag-crasya? Praise God! Para makatagyan para yung mga sasakyan niyo, mga motorsiklo, etc., mag-crasya dyan. Darating ang panahon, mawawala rin mo. 2017 model, pagka dating next year, may bago na naman model. Lahat dumilipas, mga material na bagay. Ang bahay, pinagawa mo ngayon, bago, mamaya konti ang lumana. Nagputigan lang ang iyong motorsiklo, oh, lumana yung motorsiklo mo. Hindi mo pa nga bayad eh. Sabi ng kapit ang lumana, eh siya nga, wala ng gulong. Di ba? Pero kung magsalita, ganun ka to. Ang sasabihin ko sa iyo, material things, temporal. Pero things that are not seen, bagay na hindi mo nakikita, yun ang panghapang buhay. Pag-ibig, yung meron kang integridad, kahit walang nanonood sa'yo, o may meron na, tapat kang lilingkod sa Diyos. At huli, hindi mo ba alam, kahit naglilingkod ka sa Diyos, pwede ka pang maligaw? Pastor, ano ka ba? Naglilingkod na sa Diyos, pwede pang mapariwara?
Si Maria, mga kapatid, ay umupo sa harapan ng Panginoon, nakikinig habang ang Diyos o ang Panginoong Hesukristo, Diyos na naging tao, nagtuturo ng kanyang salita. Nakikinig si Maria. Si Martha naman, mga kapatid, grabe, talagang pawis na pawis. Hindi magkamayaw doon saan, sa kusina. Inahanda yung pagkain. Siguro yung mga dapat hugasan, yung hugasan na rin. Tapos, hindi na siya makatiis, sabi niya, lumapit siya kay Kristo. Sabi niya, Lord, pwede ba sabihan niyo po ang Panginoon itong kapatid ko? Tulungan naman niya ako dito sa kusina. Kasi ako nahihirapan dito eh. Maglilipot ako sa iyo, Lord, di ba? Pakialam mo nga si Maria para matulungan ako. Anong sabi ng Lord sa Lucas 10:49? But one thing is needful, and Mary has chosen that good part. Pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Maganda yung ginagawa ni Martha. Sino bang hindi magiging masaya kung meron po talagang Martha na nasa kusina na habang tayo may service, siya ang nagluluto, nakakainin na makapatira ng mga pag matapos ang service. Sino hindi magiging masaya? Importante si Martha. Pero, mas importante yung ginagawa ni Maria. Kasi nakikinig siya sa sinasabi ng Panginoon. Mataas na pagtawag. Heavenly call.
at itayo mo ang bandila ng Panginoon. Doon mo ipangaral si Kristo na matay, si Kristo inilibing, si Kristo buhay na buhay pa rin sa panalig. Kawikaan 4:7, it reminds us, do not forsake wisdom. Huwag mong pabayaan ang karunungan galing sa Panginoon. Bakit? Iingatan ka niya. Kung di mo na pinabayaan yung wisdom, inalagaan mo, babantayan ka niya. Ibigin mo siya. Hindi ito tao. Ibigin mo siya, yung siya. Ibigin mo yung karunungan. At ang sabi rito, iingatan ka niya. Dalawang beses. Pagka ang Diyos nagsalita isang beses, sapat na yun. Pero pag dinalawa niya, pa, sabi mo sa iyo kapatid, asigurado ito. Ano ba yung sigurado? Alanganin? Everybody, sure? Sure. May pagkain ba dyan? Sure! Sure. Kaya lang, ingatan ka, mahalin mo yung karunungan na binigay ng Diyos natin. The beginning of wisdom is this. Get wisdom, though it costs only that. Together, have understanding. Kahit mahal na at magbabayad ka ng malaki para ito ay mapasayo, kunin mo ito, sabi nga sa Tagalog. Kaya kunin mo ang karunungan, o sa lahat mong kukunin, ay kunin mo ang unawa. Parang pakanapin.